Isinailalim sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions ang Metro Manila at apat na iba pang probinsya simula July 23 hanggang July 31, ayon po yan sa Malacañang. Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Health ang local transmission ng Delta variant ng coronavirus sa bansa. GCQ with heightened restrictions din ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro at Davao del Norte. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano ang mga protocol sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions? Bawal na ulit lumabas sa mga edad 5 hanggang 17 taong gulang. Aprobado na rin ang travel ban sa bansang Malaysia at Thailand. Epektibo yan mula July 25 hanggang July 31. Lahat po itong mga bagay-bagay nito ay inaprubahan ng ang presidente upon the recommendation of your IATF dahil nga po ang Delta variant ay mas nakakahawa at mas nakakamatay. So mga kababayan ha, dahil mas nakakahawa at mas nakakamatay si Delta variant, mas mainting ang ating mask, hugas, iwas, and please, kung po pwede na, pabakuna na po tayo. Nadagdagan ng 12 ang mga local case ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19. Babala ng Octo Research, posibleng pumalo sa 10,000 bagong kaso kada araw ang maitatala sa mga susunod na linggo. Pero sabi rin nila pwede pang mapigilan yan kung mabilis nakikilos ang gobyerno. Giit naman ni Dr. Lulu Bravo ng Philippine Foundation for Vaccination, kailangan bilisan pa ang ginagawang vaccination program ng gobyerno. For all the rest who will not be the experts on this, please believe me that vaccination will be the best way to deal with these issues. Because if you are not vaccinated, it's not just the Delta whom we are really afraid of. There will be other variants who can come in and develop when a disease is still spreading. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stand for Truth, sapat na ba ang pagsasailalim sa Metro Manila sa GCQ with heightened restrictions para mapigilan ang pagdami ng kaso ng Delta variant ng COVID-19? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth.